Coach Albert Unciano. I like it, I love it, I want some more of it. Hello, Coach Albert. Guys, naririnig niyo ako? Loud and clear po, Coach. Ayan, palakpakan natin si Kuya Barait. Ay, napaka- palakpakan niyo pang palakpak ko. Naririnig niyo? Okay, palakpakan natin ulit. Ayan guys, standing position tayo kaya malamang maiksi lang tong training natin ngayon. Kasi syempre nakangamit mo yun ng dalawang oras, di ba? Siguro mga ano lang siguro, mga dalawang minuto saka isang oras. Ayan, paiiksiin natin kasi syempre makangamit talaga ako. By the way guys, sa mga hindi pa nakakalala sa akin, my name is Albert. Kita nyo po dito sa baba. Saan ba yun? Ayan. Ayan pala, ayan yung pangalan ko. Ayan. Nalilito ako, ano ba yan? So yung gagawin po natin ngayon is binary. Okay, sino dito yung hindi pa nakakalam ng binary? Taas ang kamay, please be honest. Para alam kung paano ako mag-adjust. Taas ang kamay na hindi pa nakakalam ng binary. Ayan, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Ang dami ah. Oo. Alam nyo guys kung bakit ito naisipan ko? Kasi lately, this week, last week pala, maraming mga nagtatanong na san, tag dito. Pwede daw ba pag may pinasok siya, pwede daw ba na iba yung magiging sponsor, parang ganon. Tapos, sure ba daw ako na papasok sa kanya yung commission? Paano daw siya makakasiguro na hindi siya madadaya? Mga ganun. Madayaan pang naiisip, di ba? Tapos yung iba naman, kapag pumasok sa akin yan, paano ko masisigurado na under sa akin? Mga ganun. Tapos yung iba pa, pwede bang ipasok ko sa akin yung taga-ibang line? Diba? So maraming mga hindi talaga pa nakakaalam kung ano yung pasikot-sikot ng binary. So yung pag-uusapan natin ngayon, meron din guys, ito malupit. Meron pa yung mga members natin na nag-member lang tapos wala nang pakialam. Nag-member siya nung kasagsagan ng daming nagme-member, yung sponsor niya. Wala siyang choice kundi ilagay sa baba niya. Dahil sa nilagay sa baba niya, ang malupit niya nilagyan pa left and right. Tapos itong si member na wala nang pakialam, nagugulat, meron pala siyang laman sa JC wallet niya. Saan galing? Wala naman akong pinasok. Ganun. So meron ba dito sa inyo guys, ang hindi nag-check ng JC wallet niyo? Maski wala kayong naipapasok. Kasi sabi nila, saka lang daw magkakalaman yung JC wallet ko pag may pinasok ako. 4-5 daw papasok pag meron akong isang pinasok. Tama ba? Kaso yung iba, nagkakaroon na laman yung JC wallet kahit walang pinasok. O, di ba? Very good yung sponsor mo o yung mga accounts mo pagka ganun. Meron ba dito yung kumita nung nagkaroon ng laman yung JC wallet na wala namang pinasok? Sige nga, taas ang kamay. Sabi nung iba, ano ba yung JC wallet? Tayo dito. Yung iba hindi alam ang JC wallet. Ang alam mo kasi rider, ang alam ko operator, ang alam ko tok-tok. Yun lang yung alam ko. Ano ba yung sinasabing JC Wallet? Di mo ba alam na yung JC Wallet mong magpapayaman sa'yo? Hindi yung trabaho mo. Alam ko, matagal ka na dyan sa trabaho mo. Meron pa nga dyan. 10 years, 15 years, 20 years, hindi ka pa rin yung mayaman sa trabaho mo. Ano ba yan? Pero nag-stay ka pa rin. Tama ba? Inaaral mo pa rin lahat ng sinasabi ng boss mo na trabahuin mo. Inaaral mo pa rin. Pero alam mo namang hindi ka yayaman dyan. Samantalang nung sinabi ng apply mo na aralin mo ang binary, sabi mo, pakialam ko dyan. Hindi mo alam na itong binary ang magpapayaman sa'yo. Oo, kasi pag naintindihan mo itong binary, ito yung magpapayaman talaga sa'yo. Pwede kang kumita dito ng 100,000 every week.
na hinding-hindi mangyayari dyan sa trabaho mo kahit 30 years ka na dyan. Totoo ba? Totoo ba? Meron ba dito 30 years na sa trabaho niya pero hindi pa niya naranasan kumita ng 100,000 sa loob ng isang linggo? Ang malupit nga yung hindi pa naranasan ang 100,000 sa loob ng isang buwan. Kahit 30 years na. Diyos ko. Kabisadong kabisado niya na lahat ng sulok ng opisina nila, lahat ng kasulok-sulukan ng papunta sa opisina niya pero hindi pa niya naranasan kumita ng 100,000 a month. Nakilala niya na lahat ng tricycle driver, jeepney driver, bus driver doon sa papunta doon sa trabaho na pero hindi pa niya naranasan kumita ng 100,000 in a month sa trabaho niya. Taas ang kamay nung ganun. Taas ang kamay. Ang good news ko sa'yo, ito. Gusto niyo ba good news? Sige nga, patype nga dyan sa chat box. Gusto niyo ba good news? Iisa lang? Kuya Barite, magano lang tayo. Ah, madami pala. Akala ko isa lang kasi mag-create na tayo ng group chat natin, gawin na lang turuan. Ayan, ang dami. Lahat ng hindi nag-yes, meron akong program dito, guys. Lahat ng hindi sumagot ng yes, auto-kick. Ba, dumadami yung nag-yes, oh. Ayan, oh, dumadami. Lahat ng hindi mag-yes na participants dito, we are 222, palakpakan. Kapag ka hindi 222 ang sagot na yes, lahat ng hindi nag-yes, makikick out automatic. Oh, di ba? Mag-yes ka, damihan mo yes mo. Yan. Takutan lang naman pala, ano ba yan? Okay, guys. Ang good news ko sa'yo, hindi mo kailangan magtagal ng 10 years, 15 years, 20 years, or even 30 years dito sa business na to. Pwede mong kitain yung 100,000 a week. August 24, sila. Oh. Okay, yeah. Okay, sige. Magiging ano muna ako, ha? I-mute ko muna yung mga maiingay. Pero pagka nagsalita na ako, pag maingay, auto-kick ulit. Ha? Hmm. Beware, ha? Pag baka naka-unmute kayo, guys. Okay? So, matututunan mo ngayong gabi yung bagay, yung itong binary nga na to na pwedeng kang bigyan ng 100,000 a week na income. Okay? So, tututo tayo ngayon. Tingnan natin kung may kakalas. Alright? Ayan. Sana madagdagan pa para mas madami yung makakaalam nitong binary na to para mas marami naman yung kita ng malaki. Para hindi yung nagtitiis na lang sa trabaho, umaasa na yayaman, pero alam niya naman na hindi talaga yayaman. Bakit? Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung paano niyo malalaman kung yayaman kayo sa ginagawa niyo o hindi. Yung kahit anong trabaho mo ngayon, kahit nasa ang sitwasyon ka ngayon, gusto niyong malaman, Ma'am April, Ma'am Rio, Ma'am Lizel, kung yayaman ba kayo dyan sa ginagawa niyo ngayon, sa trabaho niyo ngayon o hindi? Ganito. Either nagne-negosyo or nagtatrabaho, ganito. Ganito para malaman nyo kung yayaman nga kayo dyan, kung may chance. Tingnan nyo yung mga taong ginagawa yung trabaho nyo ng 10 years, 15 years, or 20 years. Tingnan nyo yung mga trabaho nyo na medyo may edad-edad na. Okay? O hindi ko pinaparinggan yung mga may edad na dyan, ha? Tingnan nyo yung mga katrabaho nyo na may edad-edad na. Thank you so much, Maria, for reminding me. Oo, naka-live po yan. Yan, chinek ko yung live, naka-live na pala tayo. Okay. Clara. Yan, mag-mute kayo. Okay. Nawala tuloy ako. Tinan mo yung matagal na dyan sa trabaho mo. Yung kagaya ng... Ang hirap kasi magbanggit ng ano no, ng trabaho kasi yung iba sasabihin nilang minamaliit ko yung trabahong ganun. Kagaya last time nagbanggit ako ng isang ang hirap talaga magbanggit. Sabi na lang natin waiter. Sinasabi nila minamaliit ko daw yung mga waiter. Hindi po, hindi ganun yung ibig kong sabihin. Example lang 'yon. O sige, waiter na nga lang, waiter na yung naanuhan natin. May waiter ba dito? O hindi kita minamaliit ha. Example lang. Okay, example lang. Kung waiter ang trabaho,
trabaho mo. Example lang, wala akong pinipinpoint sa inyo, example lang to. Kung waiter ang trabaho mo, tignan mo yung mga kasama mo na nagwe-waiter din. Yung mga nagwe-waiter ng 10 years na, 15 years na, 20 years na. Masahol yan, baka may 30 years ng waiter dyan. O, di ba? Tignan mo yung buhay niya. Yan, ex-waiter daw si Dennis. Tignan mo yung buhay nila. Yung mga 15 years, 20 years nang nagwa-waiter. Ano yung buhay nila? Ano yung kalagayan nila sa buhay? Alam mo kung bakit? Yun yung magiging future mo. Kung magfo-focus ka lang dyan sa ginagawa mo. Eh, manager ako eh. Manager ako eh. Sabi mo naman sa akin, manager ako. O, manager ka. Tingnan mo yung mga manager dyan sa kumpanya nyo na 10 years, 20 years ng manager. Ano buhay nila? May time and financial freedom ba sila? Ilan ang kotse nila? Ilan ang bahay nila? Ilan ang asawa nila? Hindi, wag na yung asawa. Wag na tayo pag-usapan yung asawa. Ilan ang bahay nila? Ilan ang kotse nila? Pag tumigil ba sila sa pagiging manager nila, may pera pa ba sila? Yung income ba nila, eh para bang tubig dun sa balon na ano na yung tawag dun? Yung term namin sa Ilocano is agubog. Yung ano, yung nagkakaroon na lang. Ano ba Tagalog nun? Ubus. Hindi ko alam Tagalog nun. Bukal, alam niyo yung balon? Bukal. Hindi nauubos, bukal. GM. Oo, yung hindi nauubos, bukal. O, tama. Daloy dan daloy. Ay, apa, bumabalong. O, ganun. Ganun. So, yung mga manager ba, nakagaya mong manager, kung manager ka ngayon, pag tumigil ba sila, yung pera nila, hindi pa tumitigil na nagkakaroon? Kasi kung ang sagot mo, hindi, pag tumigil sila, nga nga sila, edi magiging ganun ka din. Kung ang buhay nila, may kotse sila, luma na, o may, o whatever yung sitwasyon nila ngayon. Ganun na magiging sitwasyon mo pagdating nung araw. So yung mga nakafocus lang sa iisang bagay, especially sa trabaho lang kayo nakafocus at wala kayong time aralin itong business na to, good luck. Guys, good luck. Sorry ah, medyo direct to the point ako magsalita. Kasi ganun talaga eh. Kasi doon ako natuto sa mga direct to the point na pananalita ng mga mentor ko dati. Gusto ko lang talagang ipamulat sa inyo guys kung ano ba yung reality na magiging future nyo base sa ginagawa nyo ngayon. Okay? Ang punto ko, kung ang sipag-sipag mong aralin bawat detalye dyan sa trabaho mo, yung sabi ko nga, naaral mo na lahat-lahat, kabisado mo na lahat-lahat, pati nga yung sinasakyan mo, pati yung mga bus driver, pati yung tricycle driver, lahat ng dinadaanan mo, pati mga vendor, nakilala mo na lahat, kabisado mo na. Pero hindi ka naman yung mayaman yan sa ginagawa mo. This is the time para mag-focus ka dito, para bigyan mo to talaga ng panahon na aralin. Hindi mo man siya makukuha ng mabilisan ngayon or hindi mo siya makukuha one time na explanation ko. At least masisimulan mo na at panoorin mo lang yung replay ng video na ito ng paulit-ulit para mas lalo mong maintindihan. Huwag kang mag-alala, yung replay hindi naman mag-iiba yung sasabihin ko dun eh. Yun din naman. Tama ba? Replay nga eh. Diba? Di ka, yung iba nga nanonood ng boxing. Diba? Manny Pacquiao. Lalo nung natalo si Manny Pacquiao, pinaulit-ulit na pinapanood yung replay. Baka daw sakaling manalo na ulit si Pacquiao. Alam, ganun pag-replay. Kung ano yung napanood nung live, yun din yung replay. Tama ba? Okay? Kagaya lang din sa trabaho mo. Nire-replay-replay mo lang naman ginagawa mo araw-araw eh. Kaya yung buhay mo, replay-replay lang din. Am I right? Sorry, baka may nasasaktan sa inyo. Okay lang. Ganon talaga para magising ka, ha? Okay, so mag-start na tayo. Ano pag-uusapan natin? Ako po, GM, construction worker before 6 years. Ayan. Ano man yung ginagawa nyo dyan, na tumagal na kayo ng 10 years, utang na loob, tigilan nyo na. Kung hindi kayo yumayaman. Ba't kayo nag-i-stay dyan, hindi nga kayo yumayaman eh. Di ba? Eh wala akong choice, may choice ka. Ito, paaralin mo tong greatness of binary. Mababago buhay mo. Okay, game. Start na tayo. Ayan. Mic testing, hello. Pa-side view ako ngayon ha, para makita nyo naman yung tangos ng ilong ko. joke lang. Ayan. Sabi na Missy ko kasi pagka naka-side view ako, medyo matangos na yung ilong ko eh. Kaya naka-side view na lang daw ako lagi-lagi. Totoo ba? Na nga tayo. So, saan napupunta sa usapan? Sabi kasi ni Kuya Barrett kanina, yung ilong na maganda. Kaya ayan tuloy.
Yan. All right. Greatness of binary. Ano ba 'yung natawag na binary? Ito po 'yung bilog-bilog. Pwede namang square-square. Pero ngayon, bilog-bilog 'yung pag-usapan natin, ha. Ano sa gabal tong mic ko? Narinig niyo ba ako kahit malayo? Rinig niyo? Yes po. All right. Yan. Pwede. Bilog-bilog ko, kita niyo. Okay. This is you. Ikaw to, you. Yan, you. Why? Bakit why yan? Hindi naman you. Start kasi ng you, yung why. Tapos, may isa dito, may isa dito. Ito yung mga sinasabing downline o yung mga sinasabi nila F1, F2. Yan, F1, F2. Ano yun? Kasi friend 1, friend 2. Tapos, may sumali pa si F3. Tapos, may sumali ulit si F4. Hindi to yung F4 na daw minzo, ha? Yan. Friend 4 yan. Dapat nahalata yung edad mo, GM. Charot. Hindi kita narinig. Ano yan? Napaghalata yung edad? Napaghalata. BTS na kayo, hindi na F4. Hindi ko alam yung mga pinagsasabi nyo. Okay. Eto na, eto na. Ayan. Salamat, GM, sa pag-ano, spotlight. Nakalimutan ko. So, ito na guys ha. Ito yung tinatawag na binary. Okay, ito yung tinatawag na binary. Sabihin mo nga, binary. O, huwag ka na mag-unmute. Baka mag-ingay ka lang. Sabihin mo lang, binary. O, huwag na mag-unmute. Binary. Binary. Huwag na mag-unmute. Ay, guys, focus nga kayo sa sinasabi ko. Okay? Focus kayo sa sinasabi ko. Pag sinabi ko mag-unmute, mag-unmute. Pero pag hindi, hindi ha. Yan, magugulo lang tayo. Binary. Okay. Ganito ang tinatawag na binary. May mga ganyan. Yung iba, yung mga tok-tok lang dahilan kung bakit sumali ito, hindi nila alam to. Saan ba makikita yan? Nasa JC Portal. Sabihin ko mamaya kung nasan. Okay. F5, F6. Ngayon, sabi nung iba, okay, ako to. Eh, sino yung mga yan? Sino nagpasok? Ako lang ba ang pwedeng magpasok dyan? O pwede yung iba? Sige, sagot sa chat box. Anong sagot? Ikaw lang ba ang pwedeng magpasok or pwede ang iba? Ayan, pwede iba. Lahat pwede. Hindi pwedeng lahat. Crossline, hindi pwede. Okay? Ngayon, ang tanong, sino yung mga pwedeng magpasok? Maliban sa'yo, sino pa? Upline, downlines mo. Yung downlines, yung upline, yung leader mo. Okay. Guys, eto ah. Ikaw, marami pa kapang marami pa yung nasa taas mo. Marami pa yan. Hindi mo na yun nakikita. At hindi mo na rin kailangan makita. Okay? Wala silang... Hindi mo kailangan makita kung sino-sino sila para gawin mo na maayos ang negosyo mo. Hindi kailangan. So, ang kailangan mo lang gawin, focus ka lang dito pababa. Sa baba mo. Okay? Ngayon, kung ikaw sumali ka, tapos wala ka ng pakialam, kasi sabi mo ayaw mag-recruit, ayaw mong mag tag dito, mag-invite, kaya wala ka nang pakialam. Ngayon, etong slot na to, guys, pwedeng lagyan ng mga nasa taas mo, ng mga upline mo. Okay? Hindi pwede yung nasa kabilang team. Ano ba yung kabilang team? Crossline ang tawag doon. Alright? So, kapag kanilagay nila dyan, may income, 5,000. Oo, meron. 5,000. Kaso nga lang, hindi ikaw, hindi sa'yo mapupunta. Okay? Hindi ikaw yung pupuntahan ng 5,000. Bakit? Kasi hindi naman ikaw nagpasok. Kanina mapupunta itong 5,000 dun sa nagpasok, yun yung tinatawag na sponsor. For example, ikaw to, andun ako sa taas mo, naglagay ako dito. Pwede? Pwede. Kailangan ko pahintulot mo? Depende. Pwede, pero depende. Pero kung ikaw hindi ka na nagpaparamdam, hindi ka na nagpapakita, eh hindi ko na kailangan ng permiso mo. Lagyan ko na lang. 'Di ba? Pag nilagyan ko diyan, may pakinabang ka ba?
May kita ka ba? Ikaw to, nilagyan kita dito, F1. Sa akin yung 5,000. Ikaw, ano mapupunta sa'yo? Sige nga, sagot nga sa chat box. Wala. Walang mapupunta sa'yo. Pero ang tanong, makikinabang ka ba dyan sa nilagay ko? Makikinabang ka? Yes, yes, yes. Opo, opo. Yes, opo. Yes, opo. Makikinabang ka. Kailan? Kailan ka makikinabang? Kapag may RG. Pakikinabangan mo yung nilagay ko sa'yo kapag ka nalagyan ito. F2. Okay? So, sinong pwedeng maglagay? O pwedeng ikaw? Maya ka naman. Ikaw na maglagay para may parte ka naman sa negosyo mo. Tama ba? Yung iba, nilagyan mo na nga sa left ko. Malagyan mo na yun sa right ko. Ang kapal na mukha, no? Diba? Ang maglalagay dito, dapat ikaw na. Mahiya ka naman. Maglagay ka. Diba? Para pag naglagay, nalagyan mo to, magkakaroon ka ng pair. Ayan, no? Isa sa left, isa sa right, meron kang 1-5. Meron kang 1-5. So kahit isa pa lang na ipasok mo, may 5,000 ka na dito kasi ikaw ang sponsor, may 1-5 ka pa. Pwede palakpakan mo sarili mo. Eh yung iba. For example, siya to, yung isa. Naglagay siya ng isa. Ang kinita niya, 5,000 lang. Eh wala siyang paparesan. May 1-5 siya? Wala. Nagtataka. Eh ba't ako naglagay ako ng isa? 5 kailan nakuha ko? Samantalang yung isa, naglagay ng isa, may 1-5 siya. Bakit? Kasi may pinaresan. Okay? Kasi may pinaresan. So yun yun ha. Alright, yan. Naintindihan nyo na. Naintindihan nyo kung saan galing yung 1-5. Naintindihan nyo na bakit isa lang pinasok mo, meron kang 6,500 less tax na less processing fee na 10%. So yun yung kikitain mo. Okay, naintindihan nyo na. Yung iba, may mga ginawa na ako ng ganito eh. Okay. Yan. May sasabihin ako sa inyo, reveal na to. Bahala na kayong mag-isip kung ano yung isipin nyo. Okay? Hindi ko naman papangalanan kung sino yung mga yun. So, ako nagpasok nito. Okay? For example, ikaw, pinasok kita kung sino ka man. Pinasok kita. Nilagyan ko dito sa left mo. Nilagyan ko pa sa left mo. Ang dami ko nang nilagay sa'yo. Paano mo malalaman? Login ka sa JC Portal mo. Sulat mo. Login ka sa JC Portal. Click mo yung transaction. Click mo yung binary. Okay? Kung isa account mo, magpapakitaan na kaagad yun. Pero kung marami kang account, i-click mo yung view dun sa right side. Tapos makikita mo yung ganitong itsura. Magtataka ka, lalo na yung mga sponsoran ko noong December, January, February. Magtataka ka. Kung cellphone ang gamit mo, ang magpapakita lang dito, ikaw sa dalawa. Yan lang. Pero kung i-click mo to, meron na naman dalawa. I-click mo to, meron na naman dalawa. I-click mo to, meron na naman dalawa. I-click mo to. Ibig sabihin, marami na ng tao nandiyan sa kabila mo. Ngayon, para makita mo kung ilan yung tao dyan. Yung tao dyan. Kung ilan, ngayon ito gawin mo. Sulat mo ulit. Para makita mo ha, yung kung ilan yung tao. Kung ilan yung bilang. Punta ka sa, login ka sa JC Portal, click mo transaction, click mo yung weekly commission history. Click mo yon. Pag naklik mo na yon, may magpapakita select date. I-click mo yung latest week. And then click mo yung search. Then makikita mo, dun sa pinakababa, may RSG saka LSG. Bal RSG saka bal LSG. Tinan mo kung sino yung meron dun, kung may mga numbers. 100 is equivalent to 1. So yung iba dyan, baka meron ng 1,000. So ibig sabihin, may 10 na. Eh wala ka naman pinasok, sino naglagay? Yung mga nasa apply mo. Okay? Yan. Pwede rin yung si F1 nilagay ko, si F1 naglagay din ng isa,
Nilagay niya to. Ako nilagay ko yan. Yung upline mo, nilagay niya yan. Ito, nagparami na yung mga yan. So lahat na kami naglalagay sa baba mo kung ikaw yan. Tapos ikaw na walang pakialam. Ang dami na palang tao sa baba mo. You don't know. Sino nung mga naglagay? Si upline at mga downlines ang naglalagay. Okay? Itong si F2, pwede niya bang lagyan dito? Hindi pwede. Bakit? Cross line yan eh. Cross line yan. Hindi niya pwede. Ang pwedeng lagyan ni F2, itong nasa baba niya. Yun yung mga pwede niyang lagyan. Alright? Ayan. Sabi ni Ma'am Melinde, Tiwa GM, meron na sa akin. O, nalagyan ko siya. Ayan. Eh, ganun talaga. Yung iba, huwag kayong mag-demand. Bakit? Hindi namin responsibilidad na lagyan niya sa baba niyo. Mga upline niyo, hindi nila responsibilidad yan. Pag nilagyan nila kayo, ilibre niyo na lang sila ng kape. I-pandemic kayo, hindi naman pwedeng i-send sa Facebook yung kape. O di, i-send mo yung pampakape. Di, joke lang. Hindi nyo kailangan rin gawin yun. Okay, hindi nyo kailangan. Magpasalamat na lang kayo, that's enough. Okay, ganun yan. O si Sheng Singapore, sabi niya, thank you GM. O, may 1,000 ka na, di ba? 1,000 na niya, di ba? 1,000 na, di ba? O, di ba? 1,000 na daw, nalagay sa kanya. Hindi lang naman ako naglagay sa kanya. Yung iba rin. Ang nilagay ko lang siguro sa'yo, mga nasa 251. Nilagay ko sa'yo, 251. That is, yung iba na naglagay, yung mga downloads and downloads, kaya naging 1,000 plus yan. Okay? So, ganun lang naman. Ganun lang. Kaya nga tulungan system to eh. Pero, tulungan system to, pero hindi demand system. Ah, walang ganun ah. Wag kayong magde-demand na dapat nilalagyan mo ako dahil hindi mo ako nilalagyan. Hate na kita. Gusto, walang ganun. Okay, walang ganun. Magpasalamat ka lang ako nalagyan ka. Kung hindi ka nalalagyan, hindi ko maglagay. Diba? Lahat ba nilalagyan mo, GM? Hindi. Kung saan ako kikita, doon ako maglalagay. Yan ang totoo. Alam nga, maglagay ako sa'yo kung strong leg kita, anong kukitain ko? Hindi balance, di ba? Tamang, ano ba yung weak leg, strong leg na yan? O, dun ang next topic natin. Okay? Ayan. Burain ko to. Okay na kayo dito, ha? Alam nyo na, sino naglalagay, sino mga pwedeng maglagay. Baka mamaya, may naglagay dito. F1. Nagpapasalamat ka dun sa F2. Hindi niya man nilagay yan, di ba? At least alam nyo lang, guys, kung sino yung mga pwedeng maglagay. Okay? Ngayon, next na tayo. Burahin kito muna. Okay, burahin ko muna lahat 'to. Yan. Left ito, 'di ba? Left. Ito right. Walang tao sa right mo, left lang lahat. Okay? For example, ikaw sumali ka, tuktok lang ang alam mo. Di mo alam ang JC, hindi ka naglalagin sa JC portal. Eh yung upline mo, may mga pinapasali, may mga pinapasok, nilagay niya dito si F1. Itong si F1, naglagay siya ng kaibigan niya. Nilagyan niya to. Yung nasa taas mo, naglalagay siya dito. Naglalagay siya dyan. Ikaw na walang kamalay-malay, wala ka talagang malay. Di mo alam, dumadami na pala yung magpapayaman sa'yo. Diba? Yan. Ngayon, sa right mo, wala. Tanong, may income ka? Oh, sabi ni Melcher, wala. GM, wala. Ni DC Norma, wala. Ni Astrud, wala. Sabi ni 1Z Watcher, ang aba ng pangalan, hindi ko nababanggitin. Parinim nga guys, parinim nga ng pangalan nyo. May mahabang pangalan dyan, si YZ1J9AX, manghaba. Wala, walang kikitain. Kahit mahaba pangalan mo, walang kikitain. Okay? Bakit? Eh kasi wala kang right eh. Wala kang right. Ngayon, ito ginawa ko yung iba. Nilagyan ko ng isa. Bakit ko ba nilagyan? Eh, nilagyan ko nga sa left niya, nilagyan ko pa sa right. Anong point ko? Kasi pag nag-pair siya, may 1-5 siya, tama? Eh ako may 300. Bakit? Leadership commission tawag doon. Okay, meron akong 300. Ngayon, nilagyan ko siya ng isa. Tapos, yung isang nilagay ko, nagpadami. Yan, nagpapasok ng madami. Diba? Itong si Ma, walang kamalay-malay,
meron na pala siyang 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5. Ang dami ng 1-5. Siyempre, ako yung sponsor nito ning walang kamalay-malay. Sa tuwing nagkaka 1-5 siya, ako meron 300. Sa tuwing may 1-5 siya, ako may 300. Nagigets? Sa tuwing may 1-5 siya ulit, ako may 300. Nagigets? Ngayon, itong si walang kamalay-malay, hindi siya naglalag-in, hindi niya alam na may mga income na siya. Bakit? Kasi hindi siya naglalag-in sa JC portal niya. O, mag-login na kayo sa JC portal niyo. Mamaya, mamaya na. Huwag ngayon, mamaya. Okay? Tignan niyo mabuti ah. Ito yung mangyayari sa inyo. What if ikaw yung naglagay nito? What if ikaw? Tapos itong nilagay mo, nagparami. Left and right niya, naglalagay siya. Kumikita ka na dito ng 1-5-1-5, kumikita, may itong nilagay mo, kumikita rin siya ng 1-5-1-5, tama? Ikaw naman, kumikita ka rin ng 300. So may 1-5 ka na, may 300 ka pa. Dahil sa leadership commission. Leadership commission, okay? Basta yun na yun. Alright, nakuha nyo. Ganun kaganda ang binary. Pwede kang kumikita dito na wala kang pinapasok. Pwede ka rin kumita kahit iisa lang ang pinasok mo. Pero mas malaki nakita mo pagka ikaw nagpapasok. Bakit? Kasi may 5,000 ka na, meron ka pang kinikitang 1-5, meron ka pang 300. Alam nyo guys, no? Simple lang nito eh. Simple lang. Gawin nating mas simple. Linisin ko lang ha. Dumi na kasi. Okay. Kapag ganyan pa lang, ganyan lang structure mo. Itong si F1, pag may kaibigan siya, syempre bago pa lang siya, ko-coordinate niya sa'yo. Uy, may pay-in ako. Ngayon, paano malalaman nitong si F1, paano niya masisigurado na pag inilagay niya yung kaibigan niya is siya yung sponsor? Paano masisigurado ni F1? Okay. Guys, pag pumunta kayo sa binary nyo, makikita nyo sa pinakababa niyan, meron nakalagay dyan, name, number pala. Number, tapos name, tapos sponsor. Okay? Etong sponsor, may pangalan dito sa baba. Doon mo makikita kung sino yung sponsor. Alright? Ayan. Yung mga nagdududa dyan, baka hindi ako yung nilagay ni sponsor. Wala akong pumasok na 5,000 sa akin. Ano bang araw ngayon? Sabado. Eh, wala pa talaga. Saka lang papasok yun pag Martes ng gabi. Okay. May mga ganun, guys. Eh. May mga na-encounter akong ganun. Parang dinaya ako eh. Bakit? Eh, nilagay, pinasok ko si K1. Nagbayad na si K1. Na-register na. Pero walang 5,000 dun sa JC wallet ko eh. Dinaya ako eh. Mandaraya. Anong araw ngayon? Ayun, Sabado pa lang. Hindi pa talaga papasok. Ang gawin mo, punta ka sa binary mo, makikita mo yung pangalan ni K1. Pag nandyan si K1, ang sponsor niya, you. Okay, so ikaw yung sponsor niyan. Papasok yung commission niyo Tuesday night. Saan? Sa JC Wallet. Alright? Yan. May natamaan. Huwag kang maingay dyan, Ibi ba? Mamaya, ikaw din patamaan ko. Baka ubala. Yan. So ganyan guys ha. Ganyan yan. Tingnan niya mabuti. Okay? Ngayon, itong ikaw na you, pinasok mo si F1, si K1, tapos itong si F1, may pinasok din na K2. Okay? Same thing si K2, meron siyang L1. Yan. Bahala na yan. Ito, L2 din to. Yan. Ngayon, under lahat ng organization mo itong mga taong to, under sa organization mo. Kailangan mo ba silang awayin? Hindi. Ba't mo sila awayin? Kaibiganin? Oo, pwede. Kaibiganin mo sila. Alright? Bakit? Kasi part sila ng organization mo. Can I say na kumikita ako dahil sa kanila? Yes. That's true. Okay, wag nating itanggi yun. Bakit? Sa tuwing may mga pinapasok itong mga to na kikinabang ka, yes, of course. Bakit? Kasi kasama sila sa 1-5-1-5 mo. Yung iba may mga denial tingi.
ayaw nilang aminin na kumikita sila sa pinapasok ng mga downline ng downlines nila. Kagaya ko, oh, sino ba yung mga downline ko dito na hindi ko nakakilala? Si Christine. Yan. Si Christine ay pang 100 level na ata, di ko alam. Pag may pinasok si Christine, counted yan sa pairing ko. Kahit sobrang lalim na yan. Okay? Basta team significant ka, means under ka sa akin, means nakikinabang ako sa pinapasok mo. Pero, hindi sigurado. Ha? Ba't ganun? Okay, may tatanong ko sa inyo. Lalo na yung mga upline, marami ng downlines dyan. Totoo ba na hindi ako sigurado, nakikita ako sa lahat ng pinapasok ng downlines ko? Sige nga, sagot nga kayo sa chat box. Hindi sigurado kung kikita ako dun o hindi. Hindi sigurado. Sige nga. Sigurado or hindi sigurado? O bakit hindi sigurado? Bakit hindi sure? Ano yung reason? For example, ang dami ko ng downline eh. Isang katutak na eh. Ayan. Ayan, ganyan, ganyan, ganyan. Nagpapasok sila, nagpapasok, 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 nagpapasok. May pair, Frederick. May pumapasok sa left ko, may pumapasok sa right ko. Maraming pumapasok sa left, maraming pumapasok sa right. Bakit ko sinabing hindi sigurado na lahat yun kikita ako sa mga pinapasok nila? Tama, Rex. Because of safety net. Ang pwede ko lang kitain, 10 sa left, 10 sa right per day. Okay? Kapag ka nag-pair, anten, hanggang dyan lang ako. Kung may pumasok dito na 105, exaggerated masyado yun, 15 lang. 15 sa left, sa right ko naman is 22. Ang pakikinabangan ko lang dyan, 10 lang. So yung 12 dito, saka 5 dito, tapon. So hindi ko pinakinabangan. Per day yan ha, per day. Okay, nagigets? Yan. Kaya huwag kayong magmamalaki sa mga upline nyo na lahat ng pinapasok nyo, pinapakinabangan niya. Because hindi yun totoo. At saka huwag kayong magmamalaki sa mga upline nyo. Naku ba? Bad yun. Bad. Huwag na huwag nyong sasabihin sa mga upline nyo yan. Kung nagpapasok ka, isa, dalawa, tatlo, huwag mo sasabihin niya, kung nagpapasok ka, 10, 20 kada araw, yun, pwede mong sabihin. Oo, pwede mong sabihin yun, nagpapasok ka ng 10, 20. Pero hindi pa rin. Hindi pa rin. Huwag yung sasabihin yan. Okay? May mga ganun eh. Huwag yung gagawin yan na hindi lahat pinapakinabangan ni upline. Hindi lahat. Meron na dito, nanunumbat. Nag-promise daw na bigyan ng downline. Kung sino man yung mga nag-promise na magbigay ng downline, panindigan nyo yung promise nyo. Ha? Kayo naman na prinamisan na hindi ka binibigyan ng downline, maghantay ka, maghintay ka. Bakit hindi pa naman tapos ang ano ha? Ang negosyo ha? Baka sabi niya bibigyan ka ng downline after 10 years. O di ba? Maghantay ka. Diyos ko. May pitines, pwede pengi downline. Yes. O ito, bulgara na talaga to. Ang binibigyan ko lang ng spillover, guys, yung mga pinasok ko. Bakit? Eh, doon ako kikita eh. Na mas malaki. O, di ba? Kaya yung mga iba dyan na, uy, nagbibigay pala si GM mo. Bigyan mo naman ako, bakit ako ba nagpasok sa'yo? Ako ba sponsor mo? Hindi, huwag ka nang umasa. Hindi, reality lang. Totoo. Hindi kita bibigyan ko, hindi ako na ang sponsor mo.
Di kita bibigyan kung hindi ako sponsor mo. Totoo yan. Kaya wag kayong umasa. Baka mamaya sa sumaloob nyo, ayoko na si GM Albert, ayoko na si GM Toots, ayoko na si GM Barrett, ayoko na si GM JM. Bakit? Di ako binibigyan ng spillover. Naku. Gusto. Saka guys, wag kayong umasa sa spillover. Ay, umasa sa spillover. Ako nga, pakialam ko si spillover. Bakit? Kasi kung minsan umasa ka si spillover at hindi nangyayari yun, baka yun pa yung dahilan para mag-quit ka. Kawawa ka naman. Okay, wag kayong umasa si spillover. Pag na-spilloveran ka, kawawa ka. Bakit? Weak leg ka. Weak leg ka kasi, kaya kayo na-spilloveran eh. Kawawa ka naman. Tama, di ba? Baka gusto, left and right, sampaling kita eh. Joke. Wag naman, okay. Oh, may ini-spilloveran ko ng left and right, inaamin ko yan. Oo, inaamin ko talaga yan. Bakit? Kasi kumikita ako ng 300 pag may left and right ka na. O, kasi ako yung sponsor mo. Wala na akong paglagyan. Ang dami ko napapasali. Diba? Kaya lagyan ko na rin yung left mo para may 1.5 ako, may 300 pa ako. O, diba? Ganun yun. Yun ang diskarte. Ngayon, okay na kayo dito ha? Okay na ha? Okay na. Medyo magulo yung binary talaga. Kaya wala talagang ano to guys. Wala talagang flow. Wala yung... Ito dapat yung mauuna, pangalawa. Walang ganun itong binary. Kaya dapat aralin yung bawat sulok na ito. Okay? Wala itong stage 1, stage 2. Wala. Kung ano yung na maisip ko, yun na lang. Kasi yun naman talaga eh. Tapos na ba tayo? Di pa. Wala pa tayo sa 10%. Okay. Ikaw to. Marami kasi mga senaryo. Okay? Maraming mga senaryo. Ikaw to. May left and right ka. Pwede bang ako na lang yung left and right? Pwede bang ikaw na lang yung left and right? This is you, U1, U2, U3. Pwede. Pwede. Kaso nga lang, 17K, 1788. Ay, wag na. Ang dami pa lang 1788 yan. Yan naman yung sinasabi ng iba. Eh, maglalabas ako ng maraming 1788. Huwag na. After few years, 3, 4, 5 years, eto, may 3 million. Eto, may 2 million. Eto, may 2 million. After 3 years. Ngayon, tanungin kita. Okay lang ba maglabas ka ng 17888? Ngayon? Para dito sa Y2? Okay lang ba maglabas ka ng 17888 ngayon? Para dito sa Y3? Okay lang ba? Sabi ng iba, yes. Bakit? Kasi alam mo, after 2, 3, 4 years, yung 1788 mo naging 2 million. Habang tumatagal, after another 2 years, naging 4 million. Another 2 years, naging 6 million. Same thing nangyayari dito. Ang tanong, kailangan mo bang gawin yung ginawa mo ng first 3 years mo sa 4 years, 5 years, 6 years mo, sa 4th year, 5th year, 6th years mo? Hindi na. Iba na yun. Bakit? Kasi na-create mo na yung passive income mo. Magiging passive na yan. Bakit? Kasi ang dami ng, sobrang dami ng mga taong nagtatrabaho dito. At itong mga to, may 1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5. Same thing, ito rin, may 1-5-1-5-1-5-1-5 din. Bakit? Eh, sa dami na naman ng pumapasok dito, lahat yan, nakikinabang lahat yan. Basta may pair, 1-5-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 
5. Ganong kagandang binary. Kaya yung mga nag-iisip dyan, iisa lang account mo, bakit hindi mo tatlohin? Eh later on, magiging million yung mga yun.
Yung iba, ibenta ko yung account ko. Ang masahol, iisa pa lang account niya, gusto niyang ibenta. Hindi niya alam, million-million ang halaga ng account niya later on. Diba? Nag-gets nyo? Oh. Ganun pala mangyayari. Yung account ko pala, tumataas ang value or lumalaki yung kinikita niya. Oo. Pwede bang ako ulit? Y4. Ako ulit? Y5. Ako ulit? Y6. Ako ulit? Y7. Pwede ba? Pwede? Yun nga lang. 17888. 17888. 17888. 17888. 17888. Okay? Ang tanong, okay lang ba maglabas ngayon ng 17888? Para sa mga dito? Na later on, pag 3 million yan, ito naman 2 million, ito naman 2 million, malamang ito 500K. Okay? Ito naman 500K. 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 Diba? Ang tanong, ano ba pagkakaiba niyan ng yung ganyan, yung pito? Compare dun sa iisa. Ito. Mas marami kang kikitain, pero yung effort mo parehas lang. Sabi na lang natin, natuto ka. Nag-invite ka. Okay, nag-invite ka. Ginawa ko isang beses. Meron kang naipasok. Anong gagawin mo para mapasok mo yung pangalawa? Ulitin mo lang yung ginawa mo nung una. Same proseso lang. E iba attitude. O di itwist mo ng konti. Iba pa na nung kausap mo yung pangalawa. O di itwist mo lang ng konti. Basta ang goal mo, mapasok siya. Okay? Ngayon, may dalawa ka na. Ito, pinasok mo muna. Isa. F1. Napasok mo na. Ulitin mo lang. Para papasok si F2. May dalawa ka na. Eh, yung pangatlo, paano kaya? O di ulitin mo lang. O anong ginawa mo sa F1 saka sa F2? Yun din ang gagawin mo sa F3. Eh, wala na. Teka. Ang dami mong friend. Ang dami mong tao sa mundo. Mag-boosting ka para marami ka makausap. Para mag-run ulit. F4. Oh, F5 ulit. Marunong ka na. Madali na lang lahat. Oh, F6 na. F7. Si F8. Mamaya. Si F8. Mamaya. Okay. Ngayon, dahil sa pinasok mo lahat ng ito, ilan ang 5,000 mo? 5, 10, 15, 20, 25, 30. 35,000. Sa pitong pinasok. 35K. Dahil sa 7 ang accounts mo, nung pinasok mo si F1, tatlong account mo ang nakikinabang. Ha? Tatlo? Oo. Sino? Si Y4, si Y2, saka si Y1. Bakit? Eh, di ba downline nila tong si F1? Magkakalinya sila, di ba? So, isang effort na nagpasok ka, pero tatlong account mo ang nakinabang. May kalahati na dun sa pair para sa 1-5 ng tatlong account mo. O, di ba? Di ba? Ngayon, paano makikinabang yan? Eh, pag pinasok mo si F2, nakinabang to? Si Y4? Oo, may 1-5. May 1-5. Correct? Dahil sa pinasok mo si F2, ang nakinabang, si Y4, si Y2, saka si Y1. Bakit? Eh, downline niya. Kalinya niya. Diba? So, isang effort ng pagpasok, tatlong account mo na naman nakinabang. So, paano may makikinabangan ni Y2 itong si F1 saka si F2 kapag may pumasok dito sa kabila nung pinasok mo si F3? Okay? Nag-pair ito kay F2 or sabihin na lang natin para hindi kayo malito, si F1 piniran. May 1-5 din si Y2. Nung pinasok mo ito, may 1-5 na si Y2, may kumita ka pa ng 5,000. Tama ba? Okay?
Nang pinasok mo si F3, nakinabang si Y5, si Y2, saka si Y1. Bakit? I-apply nila niya. Kalin niya. Tama? Ngayon, nung pinasok mo si F4, may 5,000 ka ulit. Pinasok mo si F4, nag-1,5 si Y5. May 1,5 si Y5. Okay? Nung pinasok mo si F4, may pinarisan dito sa kabila, si F2. Oo. Kaninong baba? Si Y2. So, nung pinasok mo si F4, ang kinita mo, may 5,000 ka na, may 1,5 si, si Y5, may 1,5 pa si Y2, at dahil sa ang sponsor ni Y2 ay si Y1, at sponsor ni Y5 ay si Y1, nagka-pair sila ng 1,5, may 1,5, may 300 ka din. Nagigets? Nung pinasok si F4, may 5,000 ka na, may 1,5 pa, may 1,5 pa, may 300 pa, may 300 pa. So ito yung kinita mo nung pinasok mo si Y4. Bakit? Dahil sa tatlong account ang dinaanan niya. Isa lang pinasok mo. Pero itong kinita mo. Diba? Yun yung kasarapan ng maraming account. Okay? Yan. Nga pala, no, nung nag-pair itong si Y4, may 300 din to. Itong si Y1. Bakit? Isa sponsor ni Y4. Eh. Nag-pair. Eh. Diba? At alam mo ba, nung pinasok mo itong Y2 mo, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, may tagpa 5,000 ka rin dyan. May tagpa 5,000 ka rin dyan. Ito ba malapit? May 1,5 ka pa, may 1,5 ka pa, may 1,5 ka pa kay, kay Y1. Ikaw din yun eh. Ikaw din kumita dun eh. Diba? E nag-pair din si Y2 mo, may 1,5 ka pa, ay may 1,5 itong si Y2, may 300 ka pa. Nung nag-pair si Y3 mo, may 1,5 si Y3, may 300 ka pa. E pumaris pa dito sa kabila. Pa. Another 1,5. Diba din dami mong kinikita? Pinasok mo si Y5. Ngayon, kumita naman itong si Y1. Bakit? Kasi may pinarisan siya dito. Okay? Nung pinasok mo si si F6, nag-pair si Y6, may 300 ka na naman. May 1,5 to. Si Y6 may 1,5. Tapos, may pinarisan pa dito sa kabila. Pwede may 1,5 ulit to. Diba ang daming kinikita? Ang daming kitaan, diba? Nalilito na kayo? Alam ko, nalilito na kayo. Pero ganun kaganda ito. O may pinasok ka pa isa sa si F7, may 5,000 ka naman. May pair to, may pair si Y3. May 1,5 ka na naman dyan, kay Y3. Eh si F7 may pinarisan o si F2, o di may 1,5 ka na naman dito. Nagulat kayo, mga baguhan? Nagulat kayo, may mga ganito? Ganun kaganda. Tanong, 1,5 pesos yun. O ilang biyahe ng rider mo yun para makuha yung 1,5? Ilang biyahe ng mga rider mo para makabuo ng 1,5? O tanggalin ko yung 10% processing fee, 1,350. Ilang biyahe ng mga rider mo para makakuha ng 1,350? Masyado kayong nagpo-focus sa mga rider nyo. Dito, ang bilis ng pera sa binary. Ang bilis ng pera sa binary. Kaya kayo, ang dami nyong hinahire na rider, ang dami nyong ginagawa ng mga rider-rider nyo, kami naman, hayaay ang buhay. Bakit nakapokus kami sa binary? Hindi sa rider. Kitain nyo sa mga rider nyo ng isang taon, kitain lang namin ng isang linggo dito. Baka mas malaki pa yung kinikita namin dito ng isang linggo sa kinikita nyo sa isang taon sa mga riders nyo. Kaya kung sinasabi ng sponsor mo, sabi niya, aralin mo yung binary kung nai-stress ka sa mga rider mo. Aralin mo binary. Ipapromo-promo ka pa sa mga rider mo. 7% na lang yung nakita mo dyan, papromo, binigay mo na lahat sa kanila. After one year, magkano ang kinita mo? Yung kinita ko ng isang linggo. Diba? Sa binary. Diba? Diba? Bakit hindi tumitigil si Tok Tok na may... Bakit hindi tumitigil si JC si Tok Tok na mag-air ng mga operator? Bakit nga ba hindi? Bakit nga ba titigil siya? Bakit hindi siya tumitigil? Alam mo na ba yung dahilan? Alam mo na ba yung dahilan? Kasi
Yung mga operator na 1,000 na nag-apply na operator, malamang 900 dyan, magbabinary. So, ang natitira, 100 na lang na operator. O siyempre, mag-hire pa ulit yung si Tok-Tok ng operator. Ganun yun. Misleading ba yun? Hindi. Ano yun? Good leading. Bakit? Kasi, dahil sasanay kayo sa maliit na kitaan, kaya doon namin kayo hinuhook sa maliit na kitaan. Para pagka nakapasok na kayo, pinapakita namin malaking kitaan. Kaya wag na kayo makontento sa maliit na kitaan. Dito na kayo sa malaking kitaan. Andi dito ka na eh. Gawin mo na. Diba? Simple as that. Kung isa ka sa mga nagre-reklamo, bakit si Tok-Tok hindi tumitigil sa promo? Dahil gusto namin kayong yumaman. Hindi yung kumikita lang. Huwag kayong masanay sa 20,000. Yung iba, 6,000. Ano ba yan? Walang pa pambayad ng kuryente. Gusto mo tumigil ang Tok-Tok ang hiring ng Tok-Tok operator? Kasi pag namulat lahat ng mga operator ng Tok-Tok sa binary, Diyos ko, walang maiiwang operator. Kaya tuloy-tuloy tayo sa pag-hire ng operator. Di ba mga kaibigan mo, hindi nila kayang tanggapin itong kitaan na to. Kaya ayaw nilang tignan. Ikaw ba naman, nasanay ka sa 20,000-30,000 a month, tapos papakitaan ka 450,000 a month? Maniniwala ka ba? Hindi. Kasi hindi pa kaya ng kapasidad ng utak. Pero pagka nalaman mo itong binary, naaral mo ito, Diyos ko, maliliitan ka sa 100,000 a week. Okay, nag-gets nyo na kahalagan ng 7 accounts na maraming account? Alam mo pare, ganito yan. Pag si F1 mo, dumami, ganyan na lang gawin ko. Yan, para hindi na ako magbilog-bilog ng sangkatutak ha. Yan, dumami lahat yan. Which happened to me already. Yan. O, dumami na yan. Diyos ko, dumami na yan. Dumami na yan. Ngayon, bilangin mo 1-5 ko. 1-5. Darating yung time, mas marami 1-5 mo kaysa sa hibla ng buhok mo. O, di ba? Maximum 10 per day ng isang account. O, 10 per day. Magkano ba yun? 15,000 per day. Kaya mong tanggapin yung kita? O, hatiin na lang natin. O, 7-5. Per day. $50,000 per day. O, hatiin na lang natin. 25,000 per day. Kahit nga 10,000 per day na lang. Ang dami ko nang hati dun, ha? Ito yung binary, guys. Ito yung binary. Baka lahat kayo mag-quit na magiging operator. Naiintindihan ko. Baka kasi gusto nyo yumaman, eh. Hindi kayo kontento sa kikita lang kayo, eh. Magkano ba kinikita nyo bilang operator? Meron namang kumita dito 20,000? One month? Operator? Diba? Ilang stress. Cancel rider mo na block. Ikaw pa sisisihin. Diyos ko. Ikaw naman, sinisisi mo, upline mo. Ano ganun mo? Message upline. Na block rider ko, kasalanan mo. May goodness. Ang daming 1-5 nito, dahil sa dumami rin, marami rin 1-5 nito, ito rin, maraming 1-5-1-5, ito rin, maraming 1-5-1-5, maraming 1-5-1-5, maraming 1-5-1-5. Yan yung future mo dito. Yan yung future mo na hindi pwedeng mangyari dyan sa trabaho mo. Burahin ko lahat to, ha? Burahin ko. Eh, teka, ba't pala hindi ko nilagyan ng F8 dito? Bakit? Kasi pwedeng maging Y8, invest na F8. Ikaw ulit yan. Bakit? Kasi pagka dumami na yung mga tao dito, guys, dumadami na yung mga tao dito, ito na mangyayari. Okay? Mangyayari na sa inyo yung nangyayari sa akin ngayon. Bawat pasok ko ng isang tao, ang kinikita ko ay 14,000.
Kung ikaw, baguhan ka, nagpasok ka ng tao, magkano pwede mong kitain? 5,000 plus 1,500, 6,500. Ako naman, 14,000. Ha? Bakit? O, ganito. Etong slot na to, ginawa ko Y8. Y8. Tapos, nilagyan ko ng friend ko dito, eh, dumami din sila. Diba? Yung isa dito, Y9. Nilagyan ko rin ang mga friends ko dito. Dumami din sila. Okay? Naglagay ako ulit ako dito, Y10. Naririnig nyo pa ba ako? Layo na ng mic. O, naglagay ako ulit ang friend ko dito. Dumami sila. Okay? Ilan yung account ko na dyan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alright. Pagka 6 na account mo dinadaanan, hindi lang 14. Ngayon, nung nilagay ko itong Y10, akin to ha, akin tong Y10 ha. Mic testing yan. Maliwanag? Nung nilagay ko itong Y10, kumita ako na 5,000. Correct? 5,000. Ako sponsor ng account ko, syempre kumita ko 5,000. Nag-pair si Y9. 1,500. Nag-pair si, bakit? May pinairan dito eh. Nag-pair si Y8. Bakit? May pinairan dito eh. 1.5. Nag-pair si Y7. 1.5. Nag-pair si Y3. 1.5. Nag-pair si Y1. 1.5. So, 3, 6, 7, 5. Correct? 7, 5 yan. Plus 5,000. 12,500. Okay? 12,500 yan. So sabi mo kanina, GM Albert, 14. Eh, 12,500 lang yan eh. Bakit? Eh, teka, sino sponsor ni Y9? Ako. O, di may 300 ako. Diba? 300. Sino sponsor ni Y8? Ako. O, di may 300 ulit ako. Bakit? Kasi nagkuha yung 5 siya eh. Sino sponsor ni Y7? Ako rin. O, di may 300 ulit ako. Sino sponsor ni Y3? Ako rin. May 300 din ulit ako. 3, 6, 9, 12. 1, 2. Ah, oh, tama. 1, 2. Oh, add mo ngayon yan. Diba? Yun yung mangyayari. 1, 2, 3, 4. Sino yung kanina yung 300 dito? Yun sa sponsor ko na. Okay? What if si Y10 nang dinagdagan ko? O di may 1,500 yan. 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 May 1,500 yun. May 300 ako dito. 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 Ganun kaganda. Ngayon, pag nagdagdag ako na account ko dito, Y11. Y11. Magkano babayaran ko? 17,888. Okay, 17,888 ha. Magkano kikitain ko? 5,000. Tapos, 9,000. Bakit 9,000? Kasi may 1,500 to, may 1,500 yan. May 1,500 to, may 1,500 yan. May 1,500 to, may 1,500 yan. Kaya 9,000. Okay? O, may 300 pa ako dito. 300, 3, 6, 9, 12, 15. 1,500. Okay? So, magkano na yan? 16, 14, 15, 15, 5. Tama ba? Yan. Mahina ako sa math eh. Alam ko lang, one left, one right, 1,500. So, konti na lang ang diferensya. Bawi ko na kagad yung pinunan ko. Tama ba? Ganong kaganda. Okay? Bigyan kayo ng sikreto. Itong 15,500, guys. Tama ba yan? 14 mo, 15,500. Malaking bagay yan pag sa ranking ang pinag-uusapan. Marami ka nang ahabulin dyan. Marami ka nang uunahan dyan. For example, hindi ka magdadagdag ng Y11 mo. Kung magkano yung kinita mo, sabihin na lang natin may kinita kang 100,000 for the month of May, hindi ka magdadagdag, hindi ka maglalabas ng 17,888 mo, ang kita mo 100,000. Pero dahil sa gusto mong umangat yung ranking mo, magdagdag ka ng isang account mo, maglabas ka ng 17,888, balik sa'yo 15,500. Aangat pa yung ranking mo.
ginagawa yan ng mga top earner. Ginagawa namin yan. Bakit? Di naman kami lugi. Di ba? So gusto nyo umangat sa ranking? Gawin nyo yun. Ginagawa namin yan. Ewan ko yung iba kung hindi nila ginagawa. Basta ako, pagka feeling ko gusto kong umangat, dagdag account. Bakit? Kasi itong nilabas kong 1788, later on, baka 1 million din yan. After 2 years niya. Sigurado yun. Kasi tinatrabaho ko siya. Diba? Nagigets nyo, guys. Nagigets nyo. Nagigets nyo? Diyan pa ba kayo? Nalito na kayo? Kasi kung titignan mo nga, ang gulo, no? Pero nasundan nyo naman, diba? Nasundan nyo naman, diba? Sino yung hindi nakasunod? I-replay mo na lang itong video pag di mo nasundan. Burahin ko lahat ito, ah. Ganun yung nangyari. Isang pasok ng account, maraming kinikita. Bakit? Kasi maraming follow, eh. Alam nyo kung paano ko namamonitor? Alam ko ba yung kabuuan ng mga downlines ko? Hindi. Ang sinusulat ko lang, guys, yung account ko. Yun, oh. Yan, oh. Yan yung mga bilang ng account ko. Bakit may mga parang buntot-buntot dyan? Ano yung mga buntot-buntot dyan? Yan yung bilang ng mga waiting. Every Tuesday, hindi, every Wednesday morning, tinitignan ko kung ilan yung waiting na sa account ko na isa, ilan yung waiting niya dito sa account ko na ito, ilan yung waiting niya, ilan yung waiting, ilan yung... Sinusulat ko yan every week. Iniiba-iba ko yung kulay. Kaya yun yung silbi sa akin ng ballpen na apat ang kulay. Bakit? Every week, ibang kulay. Para hindi ako malito. Okay, sa ngayon, kulay blue yung last. Okay? May ganyan ako. Kaya alam mo kung saan ko ilalagay na marami akong pinapalo. Wala akong pakialam kung sino yung ini-spill overan ko. Ang importante, ilan ba yung palo ko dun? Kaya wala akong favoritism. Pili mo nilalagyan kita, favorite kita. Hindi. Hindi, totoo lang. Totoo, hindi. Wala akong pinapaborit sa inyo. Hanapin okay. May ingay dyan. Dati Marlene. Bibo 1812. And guys, ganun guys. Ganun. Negosyo to eh. Gumawa kayo ng ganito. Kung ilan yung account mo, gumawa ka. For example, ngayon, ito, hindi ko pa updated. Bukas ko pa i-update to. For example, ito, itong account ko na to. Okay? Tingnan mo, may one na nakalagay dyan. Ibig sabihin, may waiting siya na isa. Pag naglagay ako dyan, may waiting din dito na isa. May 1.5 yan, may 1.5 din to. May 1.5 yan, may 1.5 din to. Ito, may waiting din na isa. O di may 1.5 din siya. May waiting na 15 dun. O di may 1.5 din to. May, dito, may waiting naman. May 1.5 din siya. Ngayon, may waiting sa kabila na 299, may 1.5 din to. O sa taas, o ito, strong leg niya, wala. E sa taas, wala, strong leg niya. So ilan yung may 1.5? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9,000 yun. 1.5 lang yun. Wala pa yung direct referral na 5,000. O yun yung kanina, 9,000 plus 5,000, 14,000 na. O may 300 pa ako. 300 dito, kasi ako sponsor niyan, 300 dito, 300 dito, 300 dito, 300 yan, 300 yan. And ang kagandahan niyan, yung mga in-spill overan ko sa baba, malamang may pair din yung mga ngayon. Eh ako yung sponsor. O di, nadamay sila. Ngayon, nadamay ako. Bakit? May additional akong 300. Di ba? Saan to makikita? Ito, ginawa ko to. Anong gagawin? Ganito yan, guys. Ha? Turuan ko kayo. Ha? Paano gumawa ng ganito? Ha? Itong mga to, lahat account ko. Kasi yung mga downlines mo, hindi ko na nilagay. For example, ito first account ko. Ito yung second account ko. Hindi ibig sabihin na walang tao dito. Meron, marami ng tao sa in-between yan. Kaso hindi ko na nilagay. Bakit? Hindi ko na sila kailangang i-monitor. Okay? Ito, dito si Sheng, sa gitna. Yan, hindi ko na nilagay. Okay? Kaya si Sheng, download niya lahat niya mga yan. O, oh, diba? Diba, po, Sheng? Yan. So, ganun yung gawin nyo. Huwag mo nang ilagay yung in-between yan, tapos ako ulit yan. Marami ulit dito ng tao, tapos ako ulit to. Ganon. Dinerecho ko na lang na ganyan, basta nasa left niya, nasa right niya. Ito, may isa. May left siya dito, nasa dulo. Bakit? Kasi dito, ang daming account din dyan na iba, hindi sa akin. Kaso nga lang, andyan yung account ko, dinilagay ko yung account ko dyan. Dito, minomonitor ko kung ilan yung left niya, ilan yung right niya. Ganon yun. Gawa kayo ng ganito nyo. Para sa tuwing may papasok na, alam nyo na kung saan yung ilalagay na marami kayong kinikita. Hindi yung, may papasok ako, mag-login ako sa binary ko, i-check ko ngayon, isa-isa na ko. Abutin ka ng siyam-siyam.
kailangan may ganito ka. Ito yung sikreto, guys. Yan, oh. Ito yung bilang ng account ko. Okay? Yan. Ilan ba downlines? Ito, so, ito ba lang, oh. Yung main account ko, ang waiting niya dito sa banda dito, 1,357. Divided by 100. Hindi, yan na yun lahat ang waiting. Diba? Bakit? Kasi pag lagyan ko ng dalawang zero to, 135,700. Yun yung points. Yung waiting. At least alam ko may record ako. Alam ko kung ilan yung waiting sa kabila. Magkabilaan. Diba? O mayroon akong isang account dito. Pag naglagay ako dito, kikita yan. Kikita rin to, dalawa. Wala akong... Lahat ng pay-in ko, minimum na kinikita ko dito, guys, hindi bumababa ng 10,000. Bakit? Alam ko kung ilang palo eh. Hindi ako maglalagay dun sa walang papaluan. Yung dalawa, tatlo, hindi ako maglalagay dun. Dun ako sa 5, 6, or 4. Worse na yung 4. Alam mo na ako nakikita dito na eh, meron at merong 4 dito eh. 4, 5. Ganyan ka dapat. Ganyan. Ganito dapat. Organize dapat yung negosyo mo. Dapat ino-organize mo. Alright? Ngayon, dahil sobrang haba na, babaguhin ko na naman to bukas, panibago na naman gagawin kong ganito para malinis ulit. Okay? Ganyan. Ganun yung ginagawa namin. Ay, hindi kami nalilito. Master, i-master niya to. Okay, yan. Ako nga dati, yung buong wall ng kwarto ko sa Singapore dati, andun lahat. Nilagay ko lahat, pati downline ko eh. Nung siguro mga nasa 150 pa lang ang downline ko. Oh, tinuruan ko na mga team significant. Si Asel, si Shanks, tinuruan ko na yan ng ganyan. Sa learning channel din natin, meron yun. Mga team significant. Karamihan, alam na ito mga ito. Yung mga, ano, yung mga last year ako gumawa ng ganito eh. So, ganun. Ganun yung gawin mo para makabisado mo talaga ito. Para hindi ka nangangapa. Diba? Negosyo mo ito, magpapayaman ito sa'yo, kapakapain mo lang. Kaba? Hindi dapat ganun. Okay? Yan ha. Gawin mo ito ha. Yan, gawin mo yan. Basta ha, mga account mo lang ilagay mo. Huwag mo nang ilagay yung mga downline mo. Kapag may nakasingit dyan, okay lang. Huwag mo nang ilagay. Basta diretso mo lang. Importante, nasa left or nasa right. Saan ko nakikita yung mga waiting? Pumupunta ako sa transaction, binary, sorry. Transaction, weekly commission history, yung pinakababa, nandun yun. Balance, RSG, balance, LSG. Isa lang ang may balance dun, hindi pwedeng may balance yung right mo, may balance din yung left mo. Walang ganun. Okay? Isa lang yung may balance dun, zero yung isa. Alright? So ganun yan. Okay? Lupit, no? 1,357 waiting. Last week to ah. Iba pa yung ngayon. Malamang ngayon may nadagdag ng mga 40 dito sa side na to. Hindi lang 40 siguro. Hindi lang. Kasi araw-araw kinecheck ko may 8, 10, 16, 15 daily eh. Ganyan. Okay? Yan. O, linilino ko ah. Walang favoritism. Kung saan na kami kikita ng malaki, doon kami naglalagay. Okay? Yan. Alright. Oh, burahin ko to. Burahin ko to. Bakit? May isa pa. Teka, anong oras na bala? Alas 11 na. Wag na, next time na lang. Next time na lang ha. Bawal ang next time, GM. Ha? No? Bawal ang next time, GM. Hindi ko maintindihan. Lakasan mo, gumulong. More, GM, more. Bawal daw po ang next time. Ay, procrastination kasi yan, no? Pero ganun ako eh, procrastinator ako. Next time na lang. Guys, baka sumasakit na ulo nyo. Ah. Baka sumasakit na ulo. Kung tungkol naman sa pagyaman, okay lang. Baka ma-overload kayo, ha? Bahala kayo dyan. Ha? Baka mamaya pag gising nyo, eh, kalat-kalat na yung 1-5 dun sa unan nyo kasi na-overload na yung utak nyo. GM, ano po yung nakasulat sa bookmark sa whiteboard mo? Share naman po. Yan, Kuya Lab.
Napansin mo talaga yun, ano? Napansin mo talaga yun, ano? Lapit ko. Ayan, ano nakasulat? Nababasa niyo ba? Albert, you are the best. You are the best, Albert. Diba? Kasi hindi ako nagsulat nito eh. Nasa likod yung nagsulat. Ayan. Hindi nyo siguro mabasa. Hindi mabasa? Oo. Ito yung pangalan ng principal namin sa school na pinagtrabuha ko sa Singapore. Noong 2019, binigay sa akin to. Ako daw yung para doktor. Parang doktor ang sulat, GM. O, principal yun. Principal. Ayan. Kaya nilalagay ko dyan. Nare-remind ko yung sarili ko. Ako the best. Sabi niya. Ayan, hanap kayo ng principal para igawang din kayo ng ganyan. Wala, walang school ngayon. Wala. Pandemic. Ayan. Ba't napansin mo yun, Kuya Love? So, marami ba natutunan? Yes po. Yung mga natutunan nyo na yun, guys, ituro nyo rin. Ituro nyo sa mga downlines nyo. Kung wala ka pang downline, turo mo sa kasama mo sa bahay. Anak mo, asawa mo. Kung ano yung sino yung kasama mo sa bahay na pwede mong kausapin, turo mo sa kanya. Bakit? Para mag-circulate ulit sa mga brain cells mo. Yung mga natutunan mo ngayon, para ma-familiarize mo, para makabisado mo. Okay? Makabisado mo. Kasi pag nakabisado mo yan, alam mo na yung patutunguhan mo dito pag ginawa mo ito. Mahirap ba mag-recruit? Somewhat, yes. Pero mas mahirap yung nananatili kang mahirap sa buhay. Diba? Ang sarap ng kumikita, guys. Ako kahit hindi ko hilig pagbibisikleta, nakahiligan ko na. Bakit? Kasi may pambili ako eh. Nadaan lang kami sa bicycle shop. Wala naman akong kahilig-hilig sa bike. Nag-bag lang ako ng kulay red. Tapos may naman nakasalubong ako nagbabike. Tapos sabi ko, ba't kaya nila ako tinitignan? Yung pala pinagtatawanan yung bike ko maliit. Ngayon bumunta kami ng Kawayan. May nadaanan kaming bicycle shop. Inatrasan ko pa nga eh. Napabili ng bisikleta nang wala sa oras. Eh may mga taong gustong-gusto ng bisikleta pero walang pambili. 'Di ba? Bakit? Ayaw kasi nilang mag-recruit eh. Ayaw walang pambili. Hindi madaling mag-recruit kung hindi mo alam 'yung tamang proseso. Hindi ka rin makaka-recruit kung wala kang sapat na dahilan para mag-recruit. 'Di ba? Thank you, May. Yan. Ano ba dahilan mo para mag-recruit ka? Para magkaroon ka ng maraming pera. Para ilagay mo sila sa binary mo. Ngayon, pag nilagay mo sila sa binary mo, sila na may magkakaroon na rin sila ng sarili nilang binary, edi kikita na rin sila. Diba? So abang kumikita ka, kumikita rin sila. Okay? Yan. May nagtanong, kailan daw ako nag-start sa company? Yan, hindi siguro nanonood to ng sharing ko. Hindi niya alam. Sinasabi ko sa sharing ko. January 5, 2015. 6 p.m. 6th floor, Lake Plaza. Singapore. Madilim ang ilaw. Kasi pub yun. Binasa ko yung terms and condition ng kumpanya kahit sobrang dilim. Ito yung araw na nabago ang buhay ko. Kayo, kabisado niyo ba? Yes, DM.
March 29, ngayon. 2021. Ngayon, alam niyo ba? Nag-Singapore ako 2011. Before ako nag-Singapore, nag-Saudi ako 2007. Marami akong kasabay sa Saudi. Marami rin akong kasabay sa Singapore. Sila OFW pa rin. Hanggang ngayon. Yung mga nasa Singapore, sumasahod pa rin sila ng 100K. Yung mga nasa Saudi, sumasahod pa rin sila ng 40K. 2021 na. Ang buhay nila, ganun pa din. Ako, hindi na. Anong dahilan? Eh, ginawa ko to eh. Nung ginawa ko to, ang sunod na ng ginawa ko, inaral ko itong negosyo. Teka, takpan ng mic. Yan. Inaral ko itong negosyo. Hindi ako nagdepende sa upline ko. Hindi ako nagdepende sa ibang tao. Ako mismo gumawa ng paraan para aralin itong negosyo. Libre ang training. Buti nga kayo, may mga ganitong training. Diba? Nasaan kayo? Nasa bahay lang. Nasa mga trabaho kayo. Nasa saang mga country kayo. Diba? Kami noon, kailangan namin pumunta sa opisina para aralin itong mga training na to. Kasi hindi naman uso dati ang online eh. Kaya mas maswerte kayo. Nung inaral ko na, syempre, ginalingan ko na. Ginagawa ko na nga lang, ginalitan ko na. Tapos, sinamahan ko pa ng sipag. Kaya ito ko ngayon. Eh kung hindi ko ginawa ito, hindi ko rin ginawa yan, malamang hanggang ngayon, OFW pa rin ako. Sumasahod ng 100,000 piso buwan-buwan. Malayo sa pamilya, walang time freedom, walang financial freedom. Diba? Tanungin mo sarili mo. Kayong lahat, tanungin nyo sarili nyo. Anong gusto nyo maging buhay after 6 years from now? Mananatili kang busy sa pinagkakabisihan mo ngayon? Kaya yun nagiging dahilan? Kaya hindi mo naaaral ito? Ito? O bigyan mo to ng oras para maaral mo? Para makabisado mo? Para after 6 years, wala ka ng amo, wala ka na rin sweldo. Oh, kasi ako wala akong amo, wala akong sweldo eh. Pero mas masarap ang buhay ko kaysa sa mga sumusweldo. Kailan ka magiging milyonaryo dito? Depende sa'yo. Pwedeng 1 taon, 2 taon. Kasi kami multi-millionaire na kami. Mahirap kitain yung first million. First million, mahirap kitain niya. Kapag operator ka, focus ka sa operator o pagiging empleyado, lahat naman dito member na, di ba? So operator na lang. Kasi yung iba, ginugusto nila maging operator lang daw, ganito, ganyan, operator lang daw, operator, operator, hire ng rider, ayaw mag-invite. Operator ka? Okay. First year mo. Magkano kayo kikitain mo first year? 50,000? 50,000? First year? 20,000. Second year mo? Malamang, ganun pa din. Ay, second year pala yan. Oh, third year mo? Dagdag ako ng, ng rider. Oh, 30,000. Sabi na lang natin, hanggang ano na yan? 50, 50, 60. Tapos may darating 50. Yan lang yung pwede mong kitain.
Malibad na lang kung talagang isub-sub mo yung sarili mo sa paging operator mo, mag-hire ka ng 100 riders, tapos lahat yung 100 riders na yun. Puro masisipag lahat-lahat, pwede kang kumita ng 60,000 per month. Pwede. Kumusta naman ang kapakabisihan mo? Pag tinigil mong maging operator, may kita ka? Malamang wala na rin. E dito, dahil sa binary, nakuha ko first million ko on my third year. Ay, hindi. Fourth year. 1 million. Fourth year, 1 million. Teka, may record ako niyan eh. Fifth year, another 1 million. Sixth year, 3 million. Alam mo yun, guys. Yung 4 years kong ano, first to 4 years, 1 million ang kanita ko, first to 4 years ko. Samantalang nung 5th year ko, isang taon na lang, 1 million na. E nung 6 years ko, eto yung kinita ko na. Tignan mo yung pagkakaiba. Diba? Yun yung future mo dito. Yun yung mangyayari sa'yo dito. Ganun yun. Okay? Sa trabaho mo, kahit sobrang sipag mo dyan, kahit 24 hours ka pang mag-duty sa trabaho mo, which is hindi naman talaga mangyayari. Yung sweldo mo, hindi pwedeng maging ganyan. Mahirap lang yung first million na kitain. Basta wag ka lang mag-give up. Ito kasi yung nangyayari. Kaya nagiging failure ka kasi you're giving up too soon. Thank you dun sa nagtanong kung ilang years na ako dito kay Ems. Thank you. Bakit? At least, alam nyo kung ano yung patutunguhan nyo. Kasi yung iba kasi dyan, baka sasabihin nila, hello, 1 year na ako dito, hindi pa ako kumita ng 1 million, ayoko na. Yung iba nga, 2 months pa lang. 2 months pa lang, hindi pa daw kumita siya, hindi pa niya daw na babalik yung kinukuha niya, nag-quit na siya. Isko. Ako tanong niyo, ilang months bago ko na balik yung puhunan ko, 1588, ay hindi, 21k pala yung Singapore dollar. Ilang buwan? Di ko na alam. Mga 8? 9 months? Sabi nga ni Coach Dan, hindi yung makabawi ang isipin mo. Makabawi. Yung iba kasi, iniisip makabawi. Anong babawiin? 1788? Pag nakabawi na yan, anong next? Wala na. Bakit? Nakabawi na ako eh. Bahala na. Bye-bye na. Yan yung mangyayari sa'yo kung iniisip mo makabawi. Kaya burain mo yan sa kakote mo. Ang isipin mo dyan, magpayaman. Ito yung goal. Sabi ni Coach Dan. Dan Honasan. Magpaya. O tinan nyo, spelling pa lang. Spelling, di ko alam. No. Magpayaman. Yan yung goal. Di ba? Hindi makabawi. Magpayaman ng goal dito. Anong ginagawa mo? Ba't hindi mo gagawin to? Yung ginagawa mo ba na hindi ito? Yaman ka ba dyan? Di naman ni. Patagal mo nang ginagawa yan. Di ba? Ngayon, ang tanong ng iba, kailan ba ako magpo-full time? Ah, next topic yan. Nakasulat na. Nandito na sa planner ko. Next topic. When is the right time to full time? Makita ko sa inyo. Baka sabihin nyo, binabola ako kayo. Training natin ngayon. May 11, the greatness of binary, nakasulat na dito. Tapos next training natin. Ayan, nakasulat na. 5.18. Ayan, yan yung date, 5.18. Nakasulat na dyan. When is the right time to full time? Abangan niya yan. Sabi ni Juby, this is the right time. Hindi, topic natin yan next time. Okay? Ayan, so may mga question pa ba kayo? Binary. Part 1 lang to ah, ng binary. May part 2 pa. May part 3 pa.
Hindi ito ano eh, hindi ito mad, hindi ito makitid eh. Makitid ba tawag to? Basta malawak to, broad, broad to. Okay, itong binary. Marami pa. All right, so thank you so much guys. It's already 11:18. Ano? Okay pa ba kayo? Ayos na ayos po, Jay. Baka puro 1-5 na yung laman ng utak nyo dyan. Ulitin ko ah, kahit sino nagpapasok basta nasa baba nyo, kabilang yan sa sa pair para magkaroon kayo ng 1-5. Maski sinong nagpapasok. Okay? Yan, 1-5 lang, mamalakas. Yung 1-5 na yan, kahit wala ka ng effort, pag nabuild mo na yung network mo, 1-5, 1-5, 1-5, dire-diretso na yan. Oh, may nagtanong, sabi niya, eh di lahat ng, lahat ng pumapasok sa atin sa Dream Team, may 1-5 si GM Toots. Oo, oh, pero hindi lahat. Sabi ko kanina sa inyo kanina, hindi siguradong lahat. Kasi pagka nag-maximum ng 10, pag sumobra sa 10, yung iba, tapon na yun. Yung 10 lang. Okay, ganun yan. Alright? Diba? Kaya iniisip nyo, kailangan ko bang mag-recruit ng madami para magkaroon ako ng maraming 1-5? Hindi. Kahit dalawa lang nirecruit mo, magkaroon ka ng maraming 1-5. Nirecruit mong isa, Albert. Oh, di ba? Nirecruit mong isa, Art. Oh, di ba? Pwede ang dami mong 1-5. Kahit dalawa lang. Di ba? Wag lang yung tamad yung ma-recruit mo. Okay, and kailan ako mag-stop na mag-recruit? Kapag naboboring ka na sa pagre-recruit, edi kahit tumigil ka na. Ikaw ba, GM Albert, nagre-recruit ka pa ba? Oo, pag gusto ko. Pag hindi ka ba nag-recruit, GM Albert, may kita ka pa rin. Oo naman. Diba? Ganun naman talaga eh. Yun din patutunguhan nyo. Darating yung time guys, hindi na kayo nagre-recruit. Sabi ko nga sa inyo, kahit i-deactivate mo pa yung Facebook mo, kahit hindi ka na mag-cellphone, may access ka na lang sa ATM card mo, withdraw ka na lang. Basta na-build mo na yung network mo dito. Kaso nga lang, hindi ka magkakaroon ng ganun na passive income pag hindi mo i-build yung network mo. Eh, huwag kang tamarin. Maasim yun. Tamarin. Narinig ko yan kay Kuya Lago. Diba? Huwag kang tamarin. Bakit? Ito yung magpapayaman sa'yo. Tinatamad ka. Ano ka ba? Sipag-sipag mo sa trabaho mo. Hindi ka naman yayaman dyan. Okay? Okay na ba tayo, mga people? I hope marami kayong natutunan and hindi doon nagtatapos. Kasi knowing is one thing. Is yun. Knowing is just one thing. Hindi anong hindi? Walang kwenta na alam mo kung hindi mo gagawin. 'Di ba? Gutom ka. Alam mo na kailangan mong kumain para hindi ka na magutom. Pero hindi mo ginagawang kumain, edi gutom ka pa din. May tama ako. May tama rin kayo. Di ba? Kahit alam mo na yung mga bagay-bagay, kung hindi mo naman ginagawa, walang kwenta yun sa'yo. Alam ko na kung paano magkaroon ng maraming 1-5. Paano? Sasalip, sasalip, 1-5, sasalip, sasalip, 1-5. O maglagay ka na. Basta alam ko. Paano ba mag-recruit? O di mag-recruit ka? Eh, hindi ko alam kung paano mag-recruit. Tanoyin kita, marunong ka magbisikleta? Yung iba hindi. Yan ba? Oo. Oo. Paano ka natuto? Sumakay ako sa bisikleta. Anong ginawa mo? Nagbisikleta. O ganun din dito. Mag-recruit ka. Paano mag-recruit? O di mag-recruit ka? Kasi doon mo matututunan. Kung hindi mo gagawin, hindi mo matututunan. Ano yung eksaktong sasabihin ko sa kausap ko? Wala. Walang eksakto. Iba-iba naman yung ugali ng tao at pananaw ng tao eh. Walang ganun. Kung ano yung sinabi ko sa mga nirecruit ko na 250 plus, malamang isa o dalawa lang dun yung kapareha ng sasabihin mo dun sa susunod na kakausapin mo. Hindi natin alam. Depende kasi yan. Okay? Huwag ka rin mamimili kung ayaw niya, ayaw niya. Pare, gusto mo 1-5? Oo, sino ba namang may ayaw? Oo, sige, sali ka dito. Naglalabas ka ng 1788.
Ayoko. O di wag. Ganun lang. Gusto mong kumita? Oo. Atin ka sa Zoom. Ayoko. O di wag. Ganun lang. Tapos yung may isa kang kaibigan, nag-message sa'yo, uy, paano yung ginagawa mo? Attend ka sa Zoom. O sige, attend ako. O umattend siya. Nagbayad na. O di tapos. Mahirap ba? Yung mga napasali ko, mag-message nga kayo. Yung mga pinasali ko. Yung mga lumapit sa akin. Di ko naman kayo nilapitan eh. Marami ba dito? Yung mga lumapit sa akin, yung mga nag-message sa akin dahil napanood sa YouTube. Message nga dito. Lo, yung isa wala. Uy, huwag niyo akong pahihain, ha? Oh, yes, me. Sabi ni Sarina Tablan. Si Cesar to. Yan. Me, sabi ni Alan. Ako, coach. Sabi ni Father Monching. Yan. Sabi ni Juniper. Ako. Oh, sino pa? 250 kayo. Ano ba? Ako. Nahirapan ba ako sa inyo? Hindi naman ni. Kayo lumapit sa akin ni, di ba? O ako, o wala nang tigil. Si Rodrigo, ako. Si Malo, Rodrigo, ako. Ako rin, YouTube lang, sabi ni Dennis. Mahirap ba magpasali? Hindi nga kami nahirapan magpasali sa inyo. Tapos iniisip nyo ngayon, mahihirapan kayo magpasali? Hindi totoo yun. Di ba? Di ba? Very easy le. Sabi nung Singapore yan. Very easy le. Diba? Kung iniisip mo mahirap, ay hindi ka talaga kikilos kasi iniisip mo mahirap eh. Pero kung sasabihin mo madali lang, ay gagawin mo talaga madali lang eh. Ano? Nakita lang kita sa YouTube. Snowy. Ito dali. Oh, diba? Ganun lang, guys. Binary. Okay. Okay na. Yan, hanggang ngayon 1CYZ1J9AAXBPY3 hindi ka pa rin nagpapalit ng pangalan. Ikaw yung nagsabi ng San Sao Lodge, ha ha ha. Ikaw yun. Okay ba guys? Okay ba? Marami pa to, marami pa. Newbie, okay lang yan. Mga newbie, mga baguhan, guys, there's no such thing as failure, only giving up to someone.